Karagdagang panukala, Executive Order No. 13, nilagdaan ni Calbayog City Mayor Ronaldo P. Aquino laban sa COVID-19. May report si Miriam Timan. Nilagdaan ni Mayor Ronaldo P. Aquino ang karagdagang panukala laban sa COVID-19 na tinalakay ng Interagency Task Force. Nakasaad dito na ang sinumang darating sa Calbayog, residente man o hindi, ay sasailalim sa self-quarantine. Ang Person Under Monitoring o PUM at Person Under Investigation o PUI na hindi sasailalim sa 14-day voluntary quarantine ay huhulihin at dadalhin sa pasilidad ng PNP. Ipatutupad ang curfew sa mga minor de edad, 6 p.m. to 6 a.m. at 9 p.m. to 5 a.m. naman ang mga matanda. Kung sino mang lalabag dito ay kinakailangang sumailalim sa 2 oras na community work bilang parusa. Anumang bangka o sasakyang pangdagat na mula sa Masbate o Cebu ay hindi maaaring dumaong sa pantalan maliban na lamang kung ito ay may mga produktong pagkain at basic goods. Habang ang mga may negosyo ay kinakailangan magsuot ng protective equipment. Samantala, may mga checkpoints sa mga lugar tulad ng Barangay Caglanipaw Sur, Tarabukan, Karayman at Cities Diversion Road. Ito ay binubuo ng PNP, CHO, BFP, CDRRMO at Kapuso, relyebo kada 12 oras. Maliban sa PNP, ang mga barangay officials at tanod ay magsasatupad din. Ang mga bus na hindi titigil ng Calbayog ay hindi na maaaring dumaan sa city proper kung hindi sa diversion na sila dadaan. Abala ang mga taga Interagency Task Force Command Center sa pagmomonitor ng mga PUM at PUI dito sa nasabing syudad. Mula dito sa Calbayog City para sa Eagle News, Miriam Timan, I am one with 25.